Hello guys, good morning po. Sa umagang ito, magde-deworm tayo ng mga anak ni Budak, yung kanyang mga tuta, i-deworm na natin. Dahil nakadalawang linggo na sila. Ipinanganak sila noong April 21, pero dapat noong May 5, na-deworm na sila. Kaya lang kasi umalis kami. Dumating kami kahapon, May 6. Kaya ngayon natin sila i-deworm. Medyo late na tayo ng dalawang araw. Pero okay pa naman yun. Tsaka nakita ko kahapon, pagdating namin, may nakadilat ng dalawang tuta. Tignan natin ngayong araw na to kung meron pa nadagdag ng mga dumilat na. I-deworm natin sila. Papakita ko sa inyo yung mga gamit natin pag-deworm. Okay, guys. Guys, nakita nyo na kung ano mga gagamitin natin. Importante yung gamot na pang-dewormer, nematocide. Yung nematocide, ang dosage niya 1 ml per kilo ng tuta. Kaya kailangan natin gumamit ng kitchen scale para makuha natin yung tamang timbang ng tuta. Tapos, syempre yung tamang dosage dahil kailangan iwasan natin yung overdose. Kasi lahat ng sobra, masama. Okay? Okay guys, ito yung gagamitin natin gamot. Nematocide. Ang dosage niya 1 kilo per ml. 1 ml per kilo. Tapos ito yung syringe. Yung syringe, importante tanggalin niyo yung karayom kasi hindi natin kailangan 'yun. Kasi baka matusok yung bibig ng tuta. Okay, start na tayo magtimbang ng tuta. Unahin natin yung dalawang female natin, susunod natin yung limang male. Okay guys, unahin natin to. Female one. Ito ang nag-iisang naiiba ang kulay sa lahat. Ito ay cinnamon. Nakita nyo, nakadilat na siya, nakabukas na yung mata niya. Ito, iiwanan ko to kasi babae siya. Gagawin ko siyang future breeder para dalawa na yung ating female, dalawa na yung ating magiging breeder. Ang ipapangalan ko dito siguro si dahil fan ako ng Pipito Manoloto, ipapangalan ko sa kanya si Maria. Ito niya female, ito yung pepi niya. Itimbangin natin siya. Okay. Ang timbang ni Maria ay 751. Yan ang timbang ni Maria. Kaya ang magiging dosage niya ay 0.75. Shake natin mabuti kasi yung gamot na nabibili natin sa poultry ay nakastock. Kaya yung content ng gamot ay baka nakatiling sa ilalim. Kailangan natin makuha lahat ng content niya. Kaya kailangan natin siya haluin mabuti. Shake natin siya. Hello Maria. Ayan, nakadilat na si Maria. Siguro pwede na to. Okay, ulit 750 grams. Kaya 0.75. Maria. Tingnan mo 'to. Wow. Sinyang gamot. Tapos na po si Maria.
Inom na siya. Babalik na natin sa cage niya. Samahan niya. Yung isang babae kami. Yan, tingnan mo. Tingnan mo, babae. Na. Hindi. Ito po yung ating second female. Dalawa lang sila. Ito po ay naka-reserve na para sa aming boss, kay Brian. Diba? Ang ganda. Nakadilat na rin siya. Ang totoo, siya yung pinakaunang-unang dumilat kahapon. Diba? Siya yung pinakaunang dumilat. Itimbangin natin siya ulit. Kaya ang timbang niya 695 grams. Kaya tigil natin sa kanya 0.7 ml. Hindi ko na i-re-record guys kasi meron namang ano, may picture naman. Tulog na. Ay, kain pa muna gamot. Kain muna gamot. Guys, pag nagpapainom kayo ng gamot, ingatan nyo. Kasi lalo na first time nila. Bago sa kanila yung lasa. Kasi, second female natin, tapos na. Babalik na natin siya sa cage niya. Ngayon, susunod na natin yung limang lalaki. Kahit anin dyan. Ito, yung ating unang male. Hindi pa siya nakadilat. Pero yung tingin ko, parang padilat na siya kasi parang nagsisimula ng magkaroon ng ano eh, ng punit yung kanyang mata. Siguro mamayang hapon o bukas, didilat na to. Ito ang ating unang male. Timbangin natin ulit. Ang timbang niya ay 541 grams. Gagawin natin 0.5 ml yung gamot niya. Picture natin para meron tayong record. Siya yung ating unang male. Patay huli ng gamot. Papainumin natin siya. Uy, gising ka. Gising ka muna. Okay, landahan lang. Okay. Hindi siya tulog. Talagang hindi parang siya dumidilat. Okay, ito na. Tapos na siya. Kuha ulit tayo ng isa pa. Yung ating second nail. Guys, tatandaan nyo, kailangan maingat. Maingat sa pagpapainom ng gamot. Iiwasan natin yung overdose. Ito ang ating second male. Ayan. Medyo nakadilat na siya. Nakita niyo yung mata niya. Oh. Parang may punit na. Oh. Diba? Timbangin natin siya. Ang ating second male. Mabigat siya. 941 grams. Kasi malakas dumete yan eh. Maagaw talaga siya. Okay, kainam na siya. Ito ang ating second male. Mabigat siya, 941. Ay, hindi ko pa pala na picture. Picture natin muna para sa ating record. Ito mo, ang giras-giras niya. Likot-likot. Kainin natin ngayon ang ating third male. Ating third male ay
nakapikit pa rin. Pero malapit na siya dumilat. No? Yung kanang mata niya, parang dumidilat niya. Ito ang ating third meal. Timbangin natin. Ang timbang niya ay 844 grams. Patay gamot. Ah guys, ako nagde-deworm kasi kapag kasabit ka nagpa-deworm, ang isa 250. Ang dami nila, pito sila, di kung 250 times 7 nasa 1,750. Yung gamot na ni Matoside pagka binili mo sa poultry supply o kaya sa vet clinic, 320 lang siya, 60 ml, diba? Ilan lang sila? Ito. Hindi parang ano. Marami ka pang sasobra. After 2 weeks ito, mag-deworm tayo ulit. Magagamit pa natin siya, di ba? Kaya mas tipid. Kaya lang, dapat marunong ka mag-deworm. Itimbangin mo, kailangan accurate yung timbangan. Tapos, yung paglalagay mo ng gamot, kailangan accurate din para hindi sila ma-overdose. Diba? Ito na ang ating third meal. Tapos na siya. Babalik na natin sa cage. Ito na yung ating fourth meal. Ito ang ating fourth meal. Ayan, yung manta niya, yung isa nakadilat na, yung isa hindi pa. Siguro mamaya hapon didilat na siyang pareho, hopefully. O kaya bukas. Okay. Itimbangin natin siya. Nine hundred thirty-six grams. O, ulit tayong gamot. Okay. Kainin natin sa kanya. Tako nila, no? Iniinom talaga nila gamot. Okay. Itong mga mabibigat na to, ito yung mga ano yun, magigilas eh. Sila yung magagaling na ano, umamoy nung dede ng nanay nila. Naaamoy nila yung dede ng nanay nila, sila yung lagi nauunang dumede. Kaya sila yung lagi nabubusog agad. Okay, ito yung ating fourth meal. So, picture ako na, Leon. Diba? Picture natin ulit para sa record. Ating fourth meal. 938 grams. Okay, balik na natin sa cage niya. Ito na yung ating last. Yung fifth at yung ating last na puppy. Last fifth meal. Yan, nakadilat na siya. Kahapon na tinignan ko, dalawa pa lang yung nakadilat eh. Yung dalawang female. Ngayon nakadilat na rin yung mga male. Pero yung mata niya parang blurred ba. No? Pero ayaw ko kung nakakakita na sila o baka nakakaaninag na. Kasi mabilis na nilang napupuntahan yung daddy ng mami nila eh. Okay, timbangin natin. Ang timbang niya ay 774 grams. Picture natin. Kuha tayo ulit ng gamot. Tulog na ulit. Pag-dedi lang kasi nila kaya inaantok na sila. Pagkatuta pa, most of the time lagi silang tulog. Okay. Tapos na siya. Ang ating fifth at ang ating last na male puppy. Okay. Balik na natin siya sa mami niya. Okay guys, ngayon tapos na. Tapos na natin sa lady worm. Ngayon guys, hindi ko kayo ini-encourage na kayo ang mag-deworm sa bahay kasi delikado rin mag-deworm kasi kung hindi ka marunong baka ma-overdose o kaya ma-underdose yung mga puppy. Kaya lang kasi ako marunong naman ako tsaka kasi nga practical pagka kasi sa bet mo ginawa ang isang deworm 250 at ito sila di gagastos ako ng mga 1,750 almost 2,000, diba? Wala naman tayo masyadong budget kaya ako na lang nag-deworm. Pero yung vaccine yan,
yung vaccine nila, sabit mo talaga gagawin yun. Hindi pwede sa bahay. Okay? Okay guys, na-deworm na natin yung ating pitong puppies. Tapos, ang susunod na deworm nila ay after 2 weeks. Papakita ko sa inyo yung gamot na nagamit natin. Yung binili natin gamot, 320 pesos, 60 ml na. Tapos, nakita nyo, nagamit natin kada isang puppy, halos wala pang 1 ml, di ba? Kaya yung 60 ml, nabawasan lang ng halos 7 ml. Meron ka pang magagamit para sa susunod. Di ba? Ito siya. Focus, focus. Ay, mag-focus. Uy, mag-focus ka. Wait lang po, ay mag-focus ng ating camera. Uy, uy. Focus. Ayaw mag-focus ng ating camera. Bakit kaya? Uy, ayaw mag-focus. Picturean ko na lang ha. Makita niyo naman, pinicturean ko kanina, di ba? Eh, parang may topak yung ating camera. Ayaw mag-focus eh. Try natin ulit. Ayaw nyo talaga. Try natin yung box. Baka yung box. Gusto nyo yung focus. Ayan. Ayan, mas malinaw. Makita nyo? Ito yung ginamit nating pang deworm. Diba? Pwede mag-deworm sa bahay, pero iingatan nyo lang kasi ingatan nyo overdose tsaka yung underdose. Gamit kayo ng matinong timbangan at tsaka yung maayos na syringe para makuha nyo yung tamang timbang tsaka yung tamang dosage. Okay? Yun lang. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. I-like nyo yung ating video. Tapos, hit nyo na rin yung notification bell para tuwing may bago kaming uploads na video, updated kayo. Tapos, yung promo natin tuloy-tuloy. Kada video namin, comment lang kayo ng I want Chow Chow Papi. One comment, equivalent ng one raffle entry. Tapos, ang ating raffle draw ay sa June 30. Ang ira-raffle natin ay isang one male na papi. Okay, good luck sa ating lahat. Good luck sa mananalo. Bye! Siya na. Tulog na. Naman lang ang nanay. Si Budak. Budak! 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 Ayan, kakain lang niya. Ayan, padedi na siya. Ngayon, busog niya mga tuta niya. Ayan, tulog na.